Inatayang 27,000 bikers partner ng motorcycle taxi ang handa ng umarangkada sa lahat ng lansangan sa buong bansa matapos silang sumalang sa retraining na ipinagutos ng gobyerno. Alinsunod dito, sinilak ng direktiba at rekomendasyon na rin ng Technical Working Group o TWG na binalangkas ng Department of Transportation. Ayon kay George Rayoka, ang pinuno ng Regulatory and Public Affairs ng Angkas Motorcycle Taxis, sumasalang sa masusing riding skills assessment, written test and extensive training ang mga naturang bikers partners upang matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay at mismong riders. Nabatid kay Rioca na sa 100,000 aplikante, 70% ang hindi nila tinanggap matapos ng hindi makatugon sa requisitos na itinadhana ng Department of Transportation. Samantala, anumang oras ay arangkada na rin sa lansangan ang 27,000 na bikers na dito ay may mahigpit na patakaran gaya ng pagsuot ng reflectorized vest na may side strap na kakapitan ng pasero at nagtataglay din ng unique ID. Ay naman kay David Mitrana, ang pinuno ng operasyon ng Angkas, mayroon silang feedback na mechanism at app na upang mahigpit na mamonitor kung sumusunod nga sa panuntunan ang kanilang mga partner bikers. Kasama mo sa Maynila, Radyo Man Press, Silvestre Labay, Tatak, RMN, DZXL, 558. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako po ang inyong Radyo Man, Ramsey Tirona ng DZXL 558, Tatak, RMN. Susunod na po ang programang Usapang Trabaho. Kasama si Radyo Man Rod Marcelino at ang inyong lingkod. Ang oras po natin, alas 11:08. Time Check is brought to you by Triple H Ashitaba Capsule, Triple H Ashitaba with Vitamin C, Herbal Tea, and 3-in-1 Coffee Mix. SRP, 10 pesos lang. Mabibili sa Mercury Drug, Pure Gold, Robinson Supermarket, at sa lahat ng butika nationwide. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Ako si Imelda Abitona, businesswoman. Mula nang magsimula akong magnegosyo, tumaas ang blood pressure ko. Madalas din akong hindi makatulog, pero with my prescribed medication, change of lifestyle, at sa tulong ng Triple H Ashitaba Capsule, maging normal ang blood pressure ko. Kaya pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. Awarded as the most trusted consumer's brand by the 37th People's Choice Awards. Now available Triple H Ashitaba with Vitamin C, the Energy and Immune System Booster. Pabibili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Triple H Ashitaba, 10 pesos lang per capsule ang SRP. Mahalagang paalala, ang Triple H Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkagamot sa namang uri ng sakit. Terry Honor Entertainment Services presents Shine 22 AD, Anton Diva's first major concert with special guests Jewel Johnson, Raging Divas, Showtime's Miss Q&A 2019, Mitch Montecarlo Swansane, Michael Pangilinan, the unkabagable phenomenal box office superstar Vice Ganda, and Asia's songbird Miss Regine Velasquez Alcacid. June 15, Saturday, 8 p.m. at the Aquineta Astrodome. For tickets, log on to www.ticketnet.com.ph. Hurry! Buy your tickets now! On June 16th, let's celebrate Father's Day with our very own singing DJ, Mr. George Castro, in a tribute to your super dad with special guests Keith Martin, Par Premium Music, and La Raza Band. Tribute to your super dad. June 16th, Sunday, 7 p.m. at Johnny B. Good. Third level, Glorietta 3, Makati City. Tickets available at the venue and at Super Bowl in Makati Cinnamon Square. This event is brought to you by Johnny B. Good, RMN, Gold Maid, Ma Pa Makati, in cooperation with DMC Philippines and DZXL 558. Mula sa number one na smart dishwashing paste, galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand, sa presyong mas abot kaya. Smart, may double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, galing mo, kaya ikaw ang number one. Smart dishwashing, tanggaling galing. ACS
Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendors. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ako. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Naglalaba ako noon, ay nagbukas po ako ng radio service. Okay. Eh nahagip ko nga po yung merong sabi, nagkaroon sila ng trabaho. Kung trabaho ang hanap mo. Dahil sa radyo trabaho ng DZXL 558 Manila, may mga nagkatrabaho na. Na mag-i-email daw po ng resume. Nautusan ko po yung anak kong babae. Umaga po yun, sir. Okay. Mga bandang tanghali po, may tumawag na sa akin. Ang radyo trabaho ng DZXL 558 Manila. Tulad ko na may edad na, huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron tutulong sa atin. Andiyan yung radyo trabaho. May trabaho na po ngayong bagong taon. Natulungan po ako ng radyo trabaho. Kaya, kung trabaho ang hanap mo, makinig sa radyo trabaho ng DZXL 558. Baka ikaw na ang susunod na magkatrabaho. Ganito ba kagaling ang tatay mo? Grabe talaga si Daddy. Ang sipag-sipag. Lagi nag-o-overtime para lang maibigay yung pangangailangan namin magkakapatid. Kaya mahal na mahal ko yun eh. Ipagmalaki mo ang sipag at pagmamahal ni tatay. Yung tatay ko, sa sobrang sipag, kami na ang umaawas sa kanya. Lahat ata papasukin para lang sa aming magkakapatid. My one and only tatay. Wala yan sa tatay ko. Yung tatay ko, aside sa trabaho niya, sumasideline pa para matustusan yung pamilya namin. My one and only tatay. Tawag lang sa 882-2376 at ikwento mo kung bakit mo may pagmamalaki ang iyong tatay. At manalo ng Nobelino Wine and DZXL Radyo Trabaho Souvenir Items. My one and only tatay. Isang special Father's Day treat na hatid sa inyo ng DZXL 558. Mangmoy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mangmoy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mangmoy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Mga bossing, handa na ba kayo para pag-usapan tungkol sa inyong trabaho? Halina't sumabay sa mga usapin na may kinalaman sa buhay ng bawat manggagawa. Kasama sina Boss Rod at Boss Ramsey sa Usapang Trabaho. Usapang Trabaho sa Radyo Trabaho ng DZXL 558 Manila. Trabaho lang! Walang personalan! Boss Rod Marcelino at Boss Ramsey Tirona sa Usapang Trabaho sa Radyo Trabaho ng DZXL 558. Trabaho lang! Walang personalan! Magandang umaga and welcome sa isa na naman edisyon ng ating programang Usapang Trabaho. Ako pong inyong Radyo Man Ramsey Tirona. Sana pagandang Friday. Thank God it's Friday. And ngayon po ay June 14, 2019. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Malamang sa malamang yung iba sa atin may mga sweldo na. Yung iba naman, mga bukas pa siguro. Pero no matter what, ang importante may matatanggap tayo, di ba?
Di ba, Boss Jenny? Ayan, no? At syempre, ako po yung mga kasama. Hanggang alas 12 po tayo magsasama-sama. Serbisyo publiko tayo ngayong araw na ito kung saan tayo magbibigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Dahil, syempre, marami tayong mga partner agencies, marami tayong mga partner ng mga kumpanya na handang-handang magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. And by the way, gusto rin po namin magpasalamat sa mga dumalo sa ating ngayong araw na ito. Siyempre, mga kaibigan po natin from Peso Mandaluyong. Ganon din po sa mga kaibigan po natin from Peso Makati. Nakiisa po sila dito sa blessing ng ating bagong Radyo Trabaho Center. Kaya pagpupunta po kayo dito sa ating himpilan, eh makikita nyo po, meron na po tayong isang opisina kung saan mas madali nyo na po kaming malapitan, mas madali nyo na po kami mapuntahan para kapag kayo ay naghanap ng trabaho, eh meron na kayong pupuntahan agad. Alam nyo na kung saan kayo pupunta. Siyempre sa ating Radyo Trabaho Center na ngayon pa lang po ay na-bless na po. So salamat po sa mga nagpunta. Again, Peso Mandaluyong, Peso Makati. And by the way, partner, meron daw binigay na mga special na mga something for us to enjoy ngayong araw na ito. Mga refreshments sa mga kaibigan din po natin from Peso Quezon City as well. Thank you po, Peso Quezon City. Ayan. Boss Rod, nag-ano yung mic mo sa... ano? Yeah. Yun. Oo. Saglit, ayusin ko lang yung buhok ko para si Superman. Kailangan gwapo. Si Superman partner. Yan. May umiikot-ikot rin ito. Ano ba to? May curly curls na ganun. Curly, no? At maraming salamat din kay Father Roderick Castro ng Guadalupe Parish. Thank you very much. Maraming salamat po, Father. At syempre, sa ating mga bossing, kay Ma'am Erica at kay Boss Rico. Salamat po. Salamat din sa suporta. Dahil, partner, kung wala ang ating, syempre, kay Boss Buddy, walang ating mga bossing, partner. Hindi tayo magkakaroon ng ano, ng mga ganyan. Hindi mangyayari ang ating Radyo Trabaho Center. So, congratulations, syempre, sa bumubuo ng Radyo Trabaho Team. Mm-hmm. Partner, si, of course, headed by Miss Lou Panganiban. Syempre, ang ating... Glenn. Si Boss Glenn. Si Glenn. Nandyan si Miss Jenny. Si... Boss Ronnie. Boss Ronnie Ramos. Opo. At ang inyong lingkod. At syempre, si Boss Ramsey Tirona. So, maraming salamat po sa mga nagtitiwala po sa Radyo Trabaho. At kaya namin ito ginagawa. Para mas lalong marami ang mabigyan ng trabaho at syempre nakakataba ng puso kapag kami po ay nakakatulong sa inyo. Sabi nga kanina ni Father, ang dami talagang naghahanap ng trabaho kahit senior na, nangangailangan pa rin, partner, ng trabaho. Totoo yan. Oo, para sa kanilang hanap buhay. Sabi nga nila, sabi ni Father, malamang sa malamang daw to, hindi nila ginagawa na para lang sa pera. But ginagawa daw nito, ginagawa nila ito all for the love. Tama. For the love of family. Totoo yan, partner. At lahat naman talaga yan ang dahilan eh. Ang purpose, ang dahilan ng paghahanap po ng trabaho, hindi para sa kanilang sarili. Kung sila ay single, yung mga fresh graduate. Oo. Tanungin nyo kung bakit sila naghahanap ng trabaho. Ang unang sagot dyan, partner, para sa aking mga magulang. Para makatulong. Oo, para sa aking mga magulang. Si nanay, matanda na, si tatay, ganito na po yung edad. Gusto ko kahit papano, mag-relax naman sila. Alam mo yung mga ganong klaseng mga sagot sa'yo. Di ba karamihan, yung mga pumupunta rito na may ano pa, yung mga bata-bata pa. Oo. Oh, yun ang parati nilang sinasabi. Actually, minsan nga nakakatuwa. Ang ginagawa pa ng iba, sinasama pa yung mga magulang nila. Yes. As proof na talagang gumagawa sila ng paraan. Pinapakita nila sa kanilang magulang na magtatrabaho ko hindi lang para sa sarili ko but para sa inyo din. Para sa inyo. Ngayon, yung mga ano naman, mga tatay na pumupunta rito, syempre alam na kung ano ang dahilan. Oo. Para sa mga anak, para sa pamilya. Para makatulong para talaga. Para makatulong. Advance Happy Father's Day muna, partner. Ay, thank you. At sa ating mga... haligi ng pudra. Tahan. Tawag nila pudra eh. Mga pudra. Mga daddies, mga tatay. Advance Happy Father's Day po sa Sunday, no? June 16. Opo. Ngayon, pag may edad-edad na, di ba?
mga 60 pumupunta rito sa atin. Eh, nagtataka tayo. Tayo, hindi ba dapat nagpapahinga na kayo? Nagre-relax na. Asan yung mga anak ninyo? Naku, yan nga ang mahirap eh. Kung kailan ako nagkaroon ng apo at saka ako na ang problema sa, alam mo yun, sa kung paano sustentuhan yung kanyang mga apo kasi yung kanyang mga anak kadala, karamihan partner, di ba? Walang hirap trabaho. Din eh. Sa kanila din umaasa. Oh. Kaya ang dami pong mga kababayan po natin nangangailang naghahanap ng trabaho sa kanya-kanyang dahilan po. Of course, gaya ng sabi nga ni Father kanina, ito po ay dahil sa love, pagmamahal. Mm-hmm. Opo, pagmamahal sa pamilya, sa magulang, sa asawa, sa anak. Yan ang mga dahilan. Apo, isama mo na rin. Apo. Opo. Nga pala, partner, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, especially yung mga tatay, ano ba, mamimigay tayo mamaya, ano? Ay, ngayon pala, pupwede na silang tumawag. Oo. Para sa ating My Wine and Only Dad. My Wine and Only Tatay. Oo. My Wine and Only Dad. Actually, pwede kayong tumawag ngayon. I-on-air natin. Mm-hmm. At bibigyan namin kayo ng pagkakataon manalo ng Radyo Trabaho souvenir items. Yes. And syempre, yung ating Novelino wine. Yo. Tamang-tama para sa Father's Day. Ipagmalaki! Oo! Si Tatay! O, tawag lang ha. 882-2371, 882-2376, at 882-2378. Yan po yung ating linya para makatawag kayo at may pagmalaki ninyo ang inyong mga tatay. Ako, ang masasabi ko sa tatay ko, kung hindi dahil sa tatay ko, hindi rin ako makakapagtapos. Ayun. Kung hindi rin dahil sa tatay ko, hindi rin kakapal ang mukha ko. Wala ka sa tatay ko. Oh, ano meron sa tatay mo? Ang tatay ko, nako. Basta. Yun na yun. Basta tatay. Oo. So itawag niyo lang po. Dahil kay tatay, wala ko rito sa mundo. Mismo. Yan ang tatandaan kahit natin. Kahit ano po yung tatay natin, mga kasama, ito yung dapat nating isipin. Kung wala si tatay, wala ho tayo. Oo. Yun ang napakahalaga. Hindi pwedeng sinanay lang. Oo. Hindi tayo mabubuo. Walang tatay. Ganun ka simple. So ayan na, bukas po yung ating linya para sa My Wine and Only Tatay. At ngayong araw na ito, meron din po tayong bisita, partner, na naghahanap din ng trabaho. Aba, itutulungan natin siya maya-maya lamang. At hindi lang yun, meron din na hopefully makahabol din sa atin. Meron din tayo isang espesyal na panauhin na magbibigay rin ng mga gandang balita sa lugar nila. Aba, akalain mo tayo pandinadayo. Akalain mo yun, di ba? So, abangan nyo po yan. Maya-maya lamang pong konti. At again, yung ating linya bukas po para sa My Wine and Only Tatay, 882-2371, 882-2376, at 882-2378. Ako po ang inyong Radyo Man Ramsey Tirona. At Radyo Man Rod Marcelino. Oras natin alas 11:24. Magbabalik pa ang programang Usapang Trabaho! Boss Rod Marcelino at Boss Ramsey Tirona sa Usapang Trabaho sa Radyo Trabaho ng DZXL 558. Trabaho lang! Walang personalan! Narito na ang isa sa mga magpapatunay ng lakas at bisa ng Sandong Plus Herbal Capsule. Ako si Karen C. Lobong. Napansin ko ang paglabo ng aking mata noon. Natulungan ako ng Sandong Plus Herbal Capsule na maging okay ang paningin ko. Mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Sandong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shield Capsule, sabong antibacterial. Shield Capsule, amoy pawis ay tanggal. Ang bida mo lang Shield laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Shield Capsule, sabong antibacterial. Shield Capsule, amoy pawis ay tanggal. With regular use, Shield, galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Plenex na, kawawa tayo lobo, hinihingi ka para doon ang salbay plema. May halamang munti, natural na papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plenex for kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plenex sa ubo ng baby pastay ko, Plenex Lagundi for kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Higil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, beautiful people!
ito po si Winnie Cordero, live and alive. Stressful ang buhay broadcaster, kaya I have MX3. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen to keep me going with my healthy lifestyle. With the right diet and exercise, I'm live and alive every day. I am MXtraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gamot na gamot kaya at di ay ginama. DGP, DGP, tagapagpagaling na Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapag-alaga ng may sakit. DGP, tagapag-gamot ng lahat. DGP, magtiwala dyan sa tapat. Ganito ba kagaling ang tatay mo? Grabe talaga si Daddy. Ang sipag-sipag. Lagi nag-o-overtime para lang maibigay yung pangangailangan namin magkakapatid. Kaya mahal na mahal ko yun eh. Ipagmalaki mo ang sipag at pagmamahal ni tatay. Yung tatay ko, sa sobrang sipag, kami na ang umaawat sa kanya. Lahat ata papasukin para lang sa aming magkakapatid. My one and only tatay. Wala yan sa tatay ko. Yung tatay ko, aside sa trabaho niya, sumasideline pa para matustusan yung pamilya namin. My one and only tatay. Tawag lang sa 882-2376 at ikwento mo kung bakit mo may pagmamalaki ang iyong tatay. At manalo ng Novelino Wine and DZXL Radyo Trabaho Souvenir Items. My one and only tatay. Isang special Father's Day treat na hatid sa inyo ng DZXL 558. DZXL 558 RMN Manila Extra Large. Sa serbisyo publiko, basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan. Sa usapang trabaho, trabaho lang, walang personalan. At isang magandang tanghali po, nagbabalik po ang ating programa. At syempre, kagaya nga ng ating pinangako kanina, ay meron po tayong isang bisita na naghahanap po ng trabaho. At kilalanin natin itong ating kasama ngayong araw na ito. Ayan. Ayan. Okay na. Okay. Yung uusap kasi galing daw siyang green. Ayan yung mic, yung ano mo, partner. Yan. Yan, okay na. Okay na. Okay. Ate, pakisuot yung headphone. Green Hills, sabi ko sa kanya, umiiko din ako paminsan dyan sa Green Hills eh. Mm-hmm. Totoo ba na yung mga ano dyan? Yung mga overruns? Mm. Overruns ba ang tawag doon? Opo. Overruns na. Original ba talaga yon? O class A lang? Depende doon niya. Pero basta alam niya, galing sa ibang bansa. Galing sa ibang bansa yon. Sabi ko, medyo may ano din eh, may kamahalan din partner eh. Mm-hmm. Yung mga overruns nila. Oo, yung brand na ano, yung mga Gucci. Pero ako pag pumupunta kasi ako ng Green Hills, ako ang dinadayo ko diyan mga laruan eh. Nangongolekta kasi ako na laruan. Marami naman dun sa may second floor ata. Oo, mga laruan, mga... Oh, ayun, okay na partner. Mm-hmm. Mga bala ng games dahil alam mo naman ako, kid at heart. Yan ang dinadayo ko dyan sa Green Hills. Mahilig ako sa ano partner eh. Wala lang, paikot-ikot. Paikot-ikot. Pero... Walang pera eh. Pero furniture at ano, maganda rin mamili dyan, especially pag December. Furniture? Marami dyan. Hindi, mga parang ano yun eh. Mga furniture doon nakita ko partner eh. Yung kaso lang mahal. Oo. Mahal yung furniture nila dyan. Sa mga gadgets naman. Oh, gadgets dyan talaga. Oo, marami dyan. Cellphone. Mga tablet. Doon ka ba sa cellphone? Hindi po. Hindi. Doon sa mga damit. Apo. But anyways, ate, anong pangalan mo pala, by the way? Janeline po. Si Janeline. 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 Taga saan si Janeline? Taga Taguig po. Taga Taguig. Malapit lang rito. Opo, isang sakay lang. Isang sakay lang. So Janeline, ilang taong ka na? 24 po. 24. Mm-hmm. Sa Green Hills ka nagtatrabaho ngayon. Opo. So ngayon, gusto mong magkaroon naman ng ibang trabaho. Opo. For a change. Opo. Gaano ka nakatagal din sa Green Hills? Mga months lang din naman po. Months lang. Mm-hmm. Pero bukod dyan sa, partner, sa my Green Hills, meron ka pa bang naging ibang trabaho? Mm-hmm. Dati po, sa construction po.
Huh? Mason ka? Hindi po. Akala ko si ate nag-mason eh. Labor eh. Ano naging trabaho mo ate? Timekeeper po. Timekeeper. Ah, okay. Joke lang yun ah. Gano'ng kakatagal dun sa construction? Bakit wala namang kasama eh? Kung kaya mo. Oo. Oh, mabilis sa, lang gano'n. Oo, sa Amerika. Dalawang buwan lang. Dun sa bansa namin. may mga babae talaga. Ano, oh, no? Kasi ngayon, di ba? Ano na eh. Hindi naman kagaya dati, pala-pala eh. Mm, di ba? Yung semento. Ngayon, ano na eh. Marami ng mga equipment. Puro botones na lang. May mga deboton na lang, di ba? Marami na ngayon. Na lang yun. Oh. Ang importante lang naman ngayon sa construction, yung safety ng mga empleyado. Anyway, so dating timekeeper ka sa construction. So bakit ka naman umalis doon? Nag-training po kasi ako ng bookkeeping sa TESDA. Mm-hmm. Kaya na umalis po. So bookkeeper ka na doon, nag-aral ka pa ng bookkeeping sa TESDA. Okay. Tapos umalis ka, nag-apply ka naman ngayon sa Green Hills. Opo, pa-extra-extra. Pa-extra-extra. Magkano yung kinikita mo isang araw sa Green Hills? Since pa-extra-extra. Oo. So ibig sabihin, hindi araw-araw ka pumapasok? Hindi po. Eh, ay, ngayon lang. Ibig sabihin pa-extra-extra? Oo. Yung pag wala po yung ibang kasama namin. Ako parang reliever. Oh. So ibig sabihin, pag kompleto so, sila, daily. Wala kang trabaho? Wala po. Okay. So yung bayad naman sa'yo, ano yon? Daily? Weekly po. Ah, so ikukwenta kung ilang araw ka lang pumasok at yun lang yung matatanggap na bonus sweldo. So magkano per day ang nakukuha mo? Mga nasa 400 po. 400 lang? Oh, okay. Ilan lang ba kayong empleyado kasi? Lima po kasi kami. Ah, kaya naman pala. Tsaka mahina po kasi ngayon nung bentahan din. Hmm. Hindi, kasi alam mo sa mga ganong klaseng mga negosyo. Talagang ano ilan yan, lang eh, talaga. Patok lang yan pag December eh. Pag diba? Pero pag, well, and tuwing weekend. Opo. No, diba? Pero wala mo pag weekdays, hindi naman araw-araw nagsha-shopping, bumibili ng mga... Eto, ngayong weekend na to, sigurado, maraming tao yan dahil sweldo na naman, di ba? O doon yung iba, paminsan, pag may natanggap na grasya, di ba? Okay, gusto bumili ng medyo, kahit imitation lang naman, pero at least branded partner. Shopping tayo. Oh, diyan diba? Tayo sa Green Hills. Bibili tayo ng Gucci. Bibili tayo ng Ferragamo. Ferragamo. Yeah, ganun. Mga brand. Armani. Armani. Yung mga Lacoste. Yan ang mga mabenta dyan. Oh. Mga Tonga. Yeah, yung mga mabenta sa mabenta, Green Hills. Oh. But anyways, ate, ikaw, anong gusto mong trabaho na ngayon? Yung related din po sa experience ko po. Bookkeeper. Sales or bookkeeping. Sales or up. Okay. Sige, tignan natin ha. Dahil ang ating mga kausap ay... Dreams Lifestyle Group. Ano, ito ba yung ano furniture? Actually, kung hindi ako nagkakamali, ito yun eh. Alam ko. Alamin natin. Sige, tanong. Alamin natin mula sa kanilang HR Associate for Admin, si Ma'am Hazel Taroy. Ma'am Hazel, magandang umaga po. Good morning. Ayun. Ma'am Hazel, kung hindi kami nagkakamali, yung Blims, ito yung furniture? Opo. Actually, madami kaming hawak na brand. So, hindi lang siya yung Blims na fine furniture. We also have Sogo. Mm-hmm. Sogo Home and Office Center. Hindi po yung hotel. Mm-hmm. Let's make that clear. Tapos yung meron din po kaming Lazy Boy, yung American brand. We have Gautier, yung French brand. Cellini is an Italian brand. Tapos meron din po kaming Home Factor Outlet, which houses Lazy Boy, Blims, and Sogo. Meron din pong Office World. Okay. Mami, Hazel, linawin ko lang. Yung Blims Lifestyle Group Inc., hindi po kayo agency. But direct. Direct po. Direct. Yung binabanggit nyo po na mga brands, opo, yun ay under sa inyong kumpanya. Opo. Yun. Sa kanila pala yung Lazy Boy. Ay. Oh, magkano'ng isa? Gusto ko magnegosyo, maglagay dito. Pangarap ko yung Lazy Boy. Pero hanggang pangarap na lang. Lazy Boy, mahal no? Mahal na Lazy Boy. Ay, kaya... ba ma'am? Magkano ba yung pinakamura na Lazy Boy? Di ko po sure kasi kay merchandising. Ah, pero Lazy Boy, ito ba? Hindi naman ito yung nagmamasamasahe. Iba din yan. Iba pa. Iba yun. Pero yung Lazy Boy, yung napaka-comfortable na upuan. Pati yung paapo pwede mong iupo. Yes. Oh. And at the same time, ito, ibang sinihan meron ito. Naka-ano ka pa? Pardon, tawag doon? Naka-recliner ka. Hindi, yung suot mo. Ano? Na parang don ka. Ah, naka-robe. Robe, oo. Pang-manyaman. Ikaw na. So, okay.
ang dami nyo po ngayong mga bakante, ma'am, doon sa mga nabanggit nyo pong mga brands, yes, na under po sa inyong kumpanya. Apo. Ayun. So, tamang-tama, ma'am. Ang aming himpilan ay bukas po para po pwede nyo pong banggitin lahat po ng mga bakanteng ano po, trabaho na kailangan nyo po dyan sa inyong kumpanya. Sige po, ma'am. Meron po kaming openings for account executive. So, para po silang mga salesperson. Mm-mm. Tapos, accounting manager. Account executives for ano po yan, ma'am? For regular position. Opo, opo. Okay, opo. Yung isa, ma'am, ano, accounting? Accounting manager po. Okay. Okay. Ano pa po, ma'am? Accounting associate, mm-hmm, area sales manager, audit associate, institutional salesperson, management trainees. Madami okay po openings namin actually for management trainees. Ano naman yung trabaho ng management trainee, ma'am? Management trainees po, they be given a 5 to 6 months probationary period. Mm-hmm. Tapos within, tapos kapag napasa po nila yung probationary period nila, magiging officer po sila sa isang branch namin. Mm. Tapos sila po mag-handle ng sales and ng manpower. Oh, okay. Okay. Ma'am, yung kanina, parang supervisor sila sa ano? Parang ganun. Ganun. Apo. Actually, may narinig ako kanina, medyo interesting yung, ano yung institutional salesperson? Oh, ano salesperson naman po yung pagkakaiba nito sa ibang mga salesperson? Si institutional salesperson po, basically, yun po yung naghahanap sila ng clients outside of the company para po makipag-tie up with other brands. Okay. So, ibig sabihin... Clients for ano eh? Franchise hindi naman, ma'am? Hindi naman po. So, ibig sabihin, ma'am, kunyari ako, may brand na ganito, ako makikipag-negotiate para pumasok sa Blims. Ganun po ba? Yes po. Okay. Okay, para dun i-display. Apo. Sa Blim. So, hindi pala lahat yung mga naka-display doon ay brand ni Blims o galing mismo kay Blims yun, yung produkto na yun. Kung hindi galing sa iba't ibang mga brands na furniture. Actually, lahat naman hawak ni Blims na lahat nung dinidisplay namin. So, ma'am, consigner po ba parang ganun? Ano po? Consigner ang tawag na. Tama ba? Medyo ganun po. Medyo ganun. Okay. So, all right. So, ma'am, kung yung mga nakikinig sa atin ngayon, interesado po doon sa mga binabanggit nyo pong mga bakanting posisyon, paano po sila mag-apply at saan po? They can opt to send their resumes, yung updated resumes po nila sa aming email address. Okay. It's HRD. HRD. hrd.blimplifestylegroup@gmail.com. Mm-hmm. Tapos, pwede din po sila mag-send sa aming Facebook page, Blimps HR. And po, or sa website po namin, which is Blimps Fine Furniture. Mm-hmm. Okay. Okay. So, yung, ano yung binabanggit yun? Sogo under sa inyo, ma'am? Opo. Pero hindi hotel. Hindi yung hotel. Hindi po. Hindi yung ano yung hotel. Sogo naman yun? Yung Sogo po is furniture din po sila, pero mas iba po yung kinikater nilang audience. Okay. So, yung kumpanya po ninyo, more on furniture. Opo, lahat furniture. Lahat furniture. Okay. Meron din akong nakikita ng isang ano to, yung sikat na basta furniture. Pero usually talaga, si Blims kasi more si Blims on office. Condo rin, ma'am, ano? Ano po? Mga furnitures ninyo are for office, for condo, usually mga ganyan. Yes, oh, yun. Okay. So, ma'am, ngayon po, actually, aside sa nabanggit ninyo meron tayong opening, meron po kasi kami dito na isang aplikante. May experience na po siya. Nung narinig niya yung poses niyo, tumagpo kagad! Okay, nagulat nga ako sa ipan niyo. Naku, nasa harap ko kagad. Naupo ang bilis! Ang bilis, ma'am! Naupo agad! So, ma'am... Galo, humihingal pa to. Oh. Joke lang, ma'am Hazel. So, ma'am, ito po, ano po siya? Nag-a-apply po siya sana for sales or dati rin po kasi experience niya is bookkeeper din siya. Uh-uh. Is there any job opening na may o-offer po ninyo dito sa ating aplikante? Actually, Jenilyn, ayan. Ma'am, pwede nyo pong interviewin si Jenilyn po ngayon. Kasama po natin ngayon para at least makilala nyo po at malaman ninyo kung ano yung mga para, ano niyan, ng experience niya. Oo. Okay. Hello po. Hello po. Hi. Hi, ma'am. Ano po yung
Ano po yung job experiences nyo? Sa sales po. Sa sales. So, meron kaming opening for account executive. So, medyo sales person din yon. Tapos, narinig ko kanina yung sa timekeeping mo. Opo. And, can you describe to me kung ano yung responsibilities mo nung time na yun? Ako po yung nag-handle ng DTR po nila. Tapos ako gumagawa ng mga record nila. Ng mga trabaho ng mga tauhan po sa site. Yung sa sales nyo, ano pong ginagawa niya doon? Nag-assist din po ng customers. Nag-ano po? Nag-assist po, opo. Ah, okay. So, actually wala kaming opening for timekeeping. Opo. Kasi nandito pa naman si timekeeping. Pero meron kaming opening for salesperson. Na ano po yung educational background nyo? College graduate po ba? 2 years graduate po ng computer programming. Computer programming? Opo. Okay. So, kung sa sales kasi, baka ay, pwede tayong maghanap ng opening kasi meron pa naman for a different brand. Opo. Tapos, ayun, si kaso may background ka with computer programming. Kaso na fail out na namin yung sa technical support. Meron sana kaso na fail out na. So, pwede kita recommend for account executive. Opo. Do you want to send the resume to our email address? Sige po. Pwede po. Or ma'am, pwede po ba rin, if you want, pwede din pumunta ng personal dyan sa inyong office? Opo. Okay lang po ba? Magbibigay na lang kami, ma'am, sa kanya ng referral? Ayun. Opo, para alam niyo po na siya na po ang nakausap ninyo dito sa programang Radyo Trabaho, ma'am? Opo. Opo. Ayun, hello ma'am? Opo. Yes, sorry po for that. Okay. So, ano po ba ang ano nyo sa kanya? Bali, account executive, and then saan po namin siya pwedeng papuntahin, ma'am? Ang address po namin is number 14, William Street, Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Ah, Mandaluyong lang po pala. Opo. Okay. Malapit po kami, actually tapat namin yung Unilab, kung alam niya yan. So, dito banda, ma'am, sa may ano to? United banda? Tama United? Po ba? Wait lang. Kasi ang Unilab is somewhere dito sa may ano yan eh. Malapit sa EDSA Central eh. Pioneer. Apo, sa may Pioneer. Yun, okay. So, malapit lang dito ate. Is it okay, ma'am, kung papuntahin po namin siya after ng programa, mga around 1 o'clock, ma'am? Sige po. Okay lang po namin. Para madali nyo na po siyang ma-interview. So, anong dapat niyang dalhin, ma'am, Hazel? CV lang po, yung resume niya, and pen para sa exam. Yun okay. Pala, may exams din po. Exam. Okay, so ma'am, in case na siya po ay matanggap, anong mga benepisyo ang maaaring matanggap nitong ating aplikante? Kung sakali lang po. Okay po. Meron po kami for SSS, Bill Health, and Pag-Speak. Tapos kapag natanggap po siya for sales, kapag maabot niya po yung incentive niya, ay yung sales quota niya, magkakaroon siya ng incentive, monetary incentive, and grocery package. Kumbaga parang komisyon. Opo. Wow. Okay din. Magkano naman ang komisyon, ma'am? Hindi, joke. Pero ano naman, ma'am, minimum naman siya. Opo. After 6 months, po pwede siya maging regular. Yes, po. Ayun naman pala. Okay. Oo. Sige. Okay ba? Opo, okay po. So, ma'am, by the way, good luck. Nasa sa kanya na lang ngayon, partner, no? Ma'am Hazel, no? Dapat ibigay niyo yung best niya mamaya, opo. No? Actually, ma'am, itong aplikante natin is taga-Taguig pala, by the way. Taga-Taguig? Madami naman po kaming branches. So, if ever matanggap siya, ilalagay po siya kung saan siya pinakamalapit. So, okay. May branch po kami sa Taguig, so pwede po siya ilagay. Saan banda, ma'am, sa Taguig? Sa BGC, alam niyo po yung may market-market po kami. Meron kami sa Angrela. Ayan po. Actually, nakikita ko yun sa market-market. Madalas din ako nagtititingin dun eh. Hanggang tingin nga lang. Ay, naku, may mga binili na pala akong mga furniture na galing sa Blims. Yan talaga yung partner. Gustong-gusto kong furniture eh. Ako hanggang patingin-tingin lang ako sa Blims eh. Maganda kasi yung kanilang mga yung kanilang mga muebles. Produkto. Yes. Muebles ang tawag. Although yung last na, pero kung hindi ako nagkakamali, yung last na bili ko is sa Blims. Oo, kama eh. No. Oo, doon ako nakabili.
Ngayon baka may discount na pagbibili tayo ulit. Natawa si Ma'am. Nabola pa. Yan ang gusto anyway, ko, Ma'am Hazel. Mabuhay po kayo, Ma'am. Sana hindi po ito ang huling pag-uusap natin at yung partnership natin. Anytime, bukas po ang aming himpilan para po sa mga anunsyo na meron kayo, especially sa pagbibigay po ng oportunidad na trabaho. Thank you po. Okay, opo. Mabuhay po kayo, Ma'am. Okay, so papupuntahin na lang namin si ano po, si ano pa nga? Janeline. Ma'am Janet. Okay. Thank you very thank much, you very Ma'am much Hazel. Po, Ma'am. Mabuhay kayo dyan sa my blimps. Maraming salamat. Salamat po. Thank you. Ayan, si Hazel Taray. Hazel, ayan, ng Blim's Lifestyle Group. So ikaw, ready ka na, Janeline? Ready na. Hoy, nako! Kanino ka pumusta? Sino, may nanalo na ba? Meron na! Uwian na! 2-0! Yun, 1-12! 1-10! Ah! Nalungkot naman ako. Talaga, final na ba yan? Ha? Ah, hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Oh, hindi pa. Kayo naman, flash report. Pleno, hindi pa. Hindi pa. Kaya buti na lang, hindi pa namin binanggit. Hintayin nyo muna matapos. Mamaya, maka 3-point pa yan eh. Dumugin kami rito. Oo, maka 3-point pa yan. Oh. Ilang seconds pa ba natitira? Ilang pa? Sabi ko nga eh. Ha? Nagde-delivery pa. 40 seconds. Ah, okay, matagal-tagal pa. So mamaya, abangan mga kasama natin, sa RMN News Nationwide. Yan, sigurado, mamaya sa RMN News Nationwide. Final ano na yun, final score na yun. Oo. Malalaman. Malalaman natin. Raptors anyways, ka ba? Ako, basta ako, kung sino manalo, basta. Ang importante, magkaroon ng trabaho si Jenny Lynn. Oo, yun ang importante. Oo, bigyan ng trabaho si Jenny Lynn. Kaya, so, Jenny Lynn, mamayang alauna, ha? Opo. Okay. So, be ready, dalhin yung sinabi nga ni Ma'am Hazel, resume, ballpen, kasi mamaya mag-e-exam ka kaagad, and hopefully, makakapasok ka dyan sa may blimp, sa may market para malapit ka lang ba dyan? Malapit lang din po. Panalo na? Ayun na! Panalo na! Meron na! Okay, 114-110. Yan. Favors, Raptors ang nanalo. Raptors. Okay. Ay, by the way, ang Raptors kaalaman lang po na ating mga kababayan, it's the first time in the history nila na mag-champion dahil ang Raptors isa lang yan sa mga expansion teams na pumasok late 90s and the first time nila. May finals MVP na ba? So, anong score ulit? 114-110. Nako, talaga. Ang panalo ang Raptors. Yun. Okay. Panalo ang Raptors. Panalo. So, congratulations. Buti na lang hindi ako pumusta. Ako naman, hindi ako nanalo. Wow! But anyways, congratulations sa mga fans ni Kawhi Leonard, Kyle Lowry, at ang buong Raptors team. Ayan. Okay, so, Jeneline. Thank you po. Sige. Good luck, Iha. Ha? Opo, thank you po. Sana makapasok ka dyan sa my Blimps. Malaking kumpanya yan. Oo, tsaka isa pa, ang kagandahan nito, hindi to agency. Direct yan. Direct hiring to. Mas madali kang ma-regular dito. Yeah. Okay, so, may commercial pa ba tayo, pre? Wala na. Okay. So, diretso tayo, partner. Nasa linya naman natin ngayon si Sun Sir, Life of Sun, Canada. Ang kanilang unit manager, si Sir Ferdinand Bonggalgana. Sir, magandang umaga po and welcome po sa ating programa. Yes, good morning din po. Salamat. So, sir, kamusta naman po tayo sa Sun Life of Canada, Philippines? Fortunately, 8 years na po naming number one sa industry. Mm-hmm. Sir, pakiano muna, no? Pakibigay lang muna ng konting background. Ano ho ba itong Sun Life of Canada, Philippines? Para sa kaalaman, ng ating mga tagapakinig po. Yes. Again, good morning po sa lahat. We are from Sun Life of Canada, Philippines, Inc. Ang mother company is based in Toronto, Canada. Na kaya ang napapanood ng mga basketball fans na may Sun Life logo sa left jersey ng mga Toronto Raptors. Yung kaya pala nanalo ang Raptors. Kasi yung guest natin... Yes, taga Sun Life. Taga Sun Life. So sponsor para ng Sun Life yung jersey ng Raptors? Yes. Isa sa mga partner. Yes. Dito po sa Philippines, we were established as
far as old as 1895. Mm-hmm. So 124 years na po ang Sun Life of Canada Philippines dito sa atin. Okay. So ano to, sir, insurance? Yes, we are primarily life insurance and asset management company po ang tawag sa amin. Okay, So yun. Actually, marami ako nakikitang Sun Life na mga logos kahit dito sa atin. Marami silang mga billboards dahil alam ko marami silang mga proyekto. But sir, aside dun sa inyong mga servisyong ino-offer, balita ko rin po, kayo rin po ay may mga opportunities para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Yes, tama po yun, sir. Patuloy po kasi lagi pong open ang aming recruitment dahil nga po ang sa total population ng Philippines ay mababa pa rin po ang ating acceptance ng pagpili o pag-invest sa life insurance. Mm-hmm. Kaya po kami, sa Sun Life po, there are 64 branches. Isa po akong unit manager ng Laurel Wood branch at continuous po ang aming hiring, whether full-time or part-time. Okay. So sir, gaano na po ba katagal ang inyong binibigay na serbisyo sa Sun Life of Canada? Personally, ako po, I'm less than 3 years pa lang po ako employed. Mm-hmm. But as I said earlier, 1895 pa po, we are the oldest and most established life insurance company here in the Philippines. Okay. So sir, kunyari ako po ay makapasok full-time or part-time, yes, ano sir ang pwede kong ma-enjoy na mga benefits? Aside from, syempre, kumita, yes, ano-ano pa po mga benepisyong pwede kong matanggap? Marami po yon at ito po ay depende kung gaano po kayong magtatagal at kung gaano po ang karami ang maiaakyat niyong lives na tinatawag o po yung bilang ng Pilipino na naisisecure niyo po ang kanilang kinabukasan. Mm-hmm. So ito po ay masasabi din nating not a formal employee-employer relationship. Apa. Pero yun nga po eh, ang kagandahan nito, kung hindi nyo naman po mapitawan ang inyong mga negosyo o kung saan man kayo currently employed, kahit po part-time ay mabibiyayaan kayo ng in terms of agent commission. Mm-hmm. Kasi po, nagagawa na natin yan ngayon, whether after work or during weekends. Okay. So sir, sa dami po ng mga nag-o-offer ng ganitong mga trabaho, ano ang pagkakaiba ng Sun Life sa ibang kumpanya? Modesty aside po, we are backed by extensive and very professional training. Kasi po, not to discount the other companies, lahat naman po ng magiging tinatawag na insurance advisors or agents ay kailangan maging licensed na sanctioned by the National Insurance Commission. Mm-hmm. So, once we are licensed insurance agents, yun na po, within Sun Life, ay kayo na po ang magsasawa sa dami ng trainings at mentorship ng mga naunang mga managers before you. Okay. So, yun po ang maganda. So, ibig sabihin, sir, marami akong pwedeng maging bala kapag ako ay sumalang sa field at humarap sa iba't ibang mga pwedeng potential clients natin. Yes. Okay. Continuous po ang aming training at mabibiyayaan naman po kayo dahil hindi lang po monetary ang inyong rewards. Meron din pong mga health benefits, yung insurance, at minsan may foreign trips pa nga po. Foreign trips, okay. So kung ako po ay interesado dito sa trabahong ito, sino po ba ang pwede kong kontakin? Ano po ang pwede kong, saan po ako pwede magpunta para ako ay maging kagaya rin ninyo na nagtatrabaho dyan sa Sun Life, sir? Simple lang po, katulad approach any unit manager, katulad nga po ng inyong lingkod. Ako po isang unit manager, i-interviewin po namin kayo, masasalang po kayo sa isang personality test, and then meron po kayong a-attendan na Sun Life training course, at papunta na po ito sa pag-exam nyo ng National Insurance Commission licensure examination. Okay. So, yun lang po. Actually, masasabi nating may kadalian lang po
Pero ang mahirap po kasi kapag nandun na kayo siyempre po i-convert nyo yung mga mentality ng ating mga kababayan na bakit importante ang magkaroon ng life insurance. Mm-hmm. Okay. So sir, thank you very much for that one sir na kayo po ay nagbibigay ng opportunity sa mga, ating mga kababayan. Yes, continuous po yung na magkaroon ng syempre ng ekstrang pagkakakitaan. It's either extra or full-time na pagkakakitaan, yes, with your company. So Sir Bong, thank you so much for the time and we do hope to hear from you again sir. Yes, maraming salamat po din sa opportunity at mm-hmm. kung sakali pong naririnig ito nung iba na currently may trabaho na, pwede po mag-part-time doon naman po sa walang trabaho ngayon, just approach any unit manager from Sun Life katulad po na inyong lingkod. Okay po. Thank you very much Sir Ferdinand Bong Gagana, ang unit manager ng Sun Life of Canada Philippines. Mabuhay po kayo, yes, sir. Salamat din po. Mabuhay po. Okay, ayan po. Ang ating episode ngayong araw na ito ay maraming salamat po sa ating mga nakasalumuhan, mga nakakwentuhan na nagbigay ng oportunidad sa ating mga kababayan. At hindi lang po yan, dahil tuloy-tuloy po tayo magbibigay ng trabaho again this coming Monday. At syempre, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, pakaabangan nyo na po ang mga maiinit na balita sa RMN News Nationwide kasama si Rajman Rod Marcelino at ang syempre ang kanyang partner, Rajman Buddy Oberas. At sa inyo lahat, maraming salamat po. Ako pong inyong Rajman Ramsey Tirona at dito sa Usapan Trabaho, abay walang personalan, trabaho lang. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho. Trabaho lang, walang personalan. Ganito ba